Okay guys, so dumating na naman yung order ko, Xiaomi steam iron. So kakarating lang niya today. Ang tagal kong hinintay, mga 2 weeks siguro ako hinintay bago dumating. So yan, buksan na natin siya. Hindi ko nga alam, hindi naman nakalagay Xiaomi or walang tatak, pero sabi sa description Xiaomi daw siya. So yan, buksan na natin. Ayan yung mismong steamer. Ayan. Tapos, ayan yung wire. Tapos, puro box na. Tapos, yung instruction kung paano gagawin. So, hindi ko maintindihan yung instruction niya. Kasi nasa Chinese siya. Lahat Chinese, walang English. So, hindi na natin sundin yun. So, ito yung parang siguro ito yung nalagyan niya ng tubig. I think. Kasi meron siyang, parang siyang may butas siya dun. Tapos, yung socket niya, kakaiba din. So, kailangan yun ng adapter niya ito. So, kakaiba eh. Hindi siya yung regular na socket. Ito sa Pilipinas. Siguro ito yung socket nila sa China. So, ito yung mismo unit. Maliit lang siya actually, hindi naman siya ganun kalaki, kayang-kaya isang kamay, pwede mong hawakan ng isang kamay, tsaka magang siya. Kasi tingin siguro nalagyan ng tubig yan, tapos ikakabit yan dun sa mismong unit kapag nalagay mo ng tubig yan, twist mo lang tapos ibalik. So, meron siyang parang limang butas. So, dito yung lumalabas yung steam. Tapos ito yung button para mag-steam ka. So, yan. So, madali lang siya siguro. Bilis lang niya i-assemble. Wala nang kahirap-hirap. So, dito lang. Lalagyan lang natin siya ng tubig mamaya. Siguro, hindi natin siya pupunuin. Kasi baka umabaw. So, ito yung adapter na kailangan nyo para sa unit. So, kailangan yung actually maraming nabibili ito sa mga electronic stores. So, bili na lang kayo ng adapter. Yan. So, ito nalagyan ko na siya ng tubig. Hindi ko siya binuno. So, parang mga 3-port lang siya. 3-port ang nilagay ko tubig. So, titest natin to mamaya. Tapos yan, ikabit na natin siya dito sa ating Xiaomi steam iron. So, meron ako ditong pantalon. Parang khaki pants siya. So, tinan natin na yan. Umusok na siya. Testing natin. Hanggang talaga siya kabisa. Mainit siya actually. Ang bilis niyang mag-steam. Pag pinindot mo yung button, nag-steam siya kaagad. Di mo na kailangan maghintay ng medyo matagal. Immediately mag-steam na siya. So yan, ayusin lang natin siya kasi mahirap i-steam kapag ganito. I-flat. Kailangan naka-flat talaga siya para ma-steam niya ng maayos. So, ayusin ko lang. Ayusin lang natin siya. Pero, unang steam pa lang, tingnan mo, medyo nawawala na yung kusot. Pero itong sobrang kusot talaga, yung sobrang tupi. Kailangan na paulit-ulit na pag-steam para maayos siya. Para talagang mawala yung kusot niya. Pero yung mga isang pasadahang steam pa lang na wala na yung ibang kusot niya. So, ang galing. Ang bilis. Ang bilis ng pagkaka-steam niya. Pagkaka-plancha. So, yan. Kailangan niyo lang talagang ayusin mabuti. Tsaka kailangan siguro yung mga nakahang. Para talagang ma-steam niya ng mabuti. So, ayos. So, mabilis. So, kailangan talaga maayos yung
pag-steam niya. Pero sa tingin ko, ang bilis niya. Mga wala nang kusot. Ito kasi itong pantalo to, sobrang kusot na to. Tsaka tupit talaga. Kaya kailangan paulit-ulit yung steam. So, maayos. Tatry ko sa ibang tela. Tingnan natin kung anong, kung ano magagawa niya, kung mabilis pa siya mag-steam. Pero itong pantalon, so far, tignan mo, kanina na sobrang gusto niya na walaan. So, overall, masasabi ko sa steamer na ito, sobrang ganda. Tsaka, ano lang siya, maliit lang. So, kung travel ka, pwede mo siyang dalhin. Tsaka, kaso nga lang, ingat lang kayo doon sa may top part. Umiinit kasi siya. So kapag medyo matagal kayo nag-steam iron, sobrang init niya. So doon kasi lumalabas yung steam. Kaya huwag niyo masyadong hawakan yun. Hayaan niyo muna siyang lumamig. So overall, I recommend this product. Very good job.